Unti-unti nang nabibigyang linaw ang nangyaring engkwentro sa pagitan ng mga pulis at ng grupo ng Vice Mayor ng Bayan ng Pilar sa Abra. Patay po ang isa sa mga tauhan ng vice alcalde habang nasaktan naman ang isang pulis matapos magkaputukan sa checkpoint malapit sa bahay ng vice alcalde. Pero parehong nagtuturoan ang magkabilang panig kung sino ang naging mitsa ng putukan. At yan po ang tinutukan ni Mariz Umali. Sa kuha ng dashcam video na ibinigay sa GMA News, makikita ang imbis na pumara ay nilagpasan ng van ang police checkpoint na ito at nahagip pa ang dalawang pulis na nagbabantay rito. Kaya hinabol sila ng mga pulis hanggang sa mauwi na sa barilan. Ayaw pumara at despite binangga pa yung isang pulis natin, pinutukan pa, may tama yung isang patrol car natin, kaya nag-return fire yung mga pulis natin. Ang habulan umabot hanggang sa mismong bahay ni Pilar Abra Vice Mayor Josefina Somera de Sono na kasama sa convoy. 300 metro lang daw ang layo ng bahay mula sa checkpoint. Patay sa engkwentro ang isa sa mga security escort ni Vice Mayor de Sono na kinilalang si Sandy Boy Bermudo. Sa CCTV footage sa lugar, makikitang sumugod ang mga pulis sa bahay ng vice alcalde pero hindi sila makapasok. Gusto lang namin silang papalagutin yung mga occupant ng sasakyan ninyo, particularly yung driver, kung bakit ayaw pumara doon sa ano. Binangga, bagkos ay binangga pa yung dalawang tao natin. Pero hindi raw sila isinuko ng vice alcalde. Sabi ni Vice Mayor de Sono, hinaharas daw sila ng mga pulis. May empleyado na nagsabi, "Ma'am, si yung tatay po ng kalaban ng aking kapatid na si Mayor Maru, yung kalaban niya, pumunta po sa istasyon. Tapos po, tapos ilang minuto lang, bumalik na naman, ma'am, may checkpoint na." Talagang yung pinupuntirya po kami. Kiit pa ni Vice Mayor de Sono, huminto naman sila sa checkpoint. Nag-stop naman ako, pero hindi naman nila po, kaya di, dahan-dahan po akong umarangkada na. Tapos po, yung kasama po namin, yung van, yung backup po namin, eh yun na yung parang hinarang nila. Hinarang po nila. Hinarang po nila. Tapos alam naman natin po, ang Comelec checkpoint is plain view lang. Eh, ginaganong nila, yung pinapampag nila sa likod. Yung naka-civilian daw po, yung pumapampag. Eh, syempre po, natakot na yung mga kasama namin, sumunod na rin sa amin. Tapos po, nung sumunod na, binakbakan na po ng mga pulis at saka marami rin naka-civilian po. It was an intelligence-driven operation actually. Prior sa insidente, 30 minutes before nakaset up yung checkpoint because of personalities na may nakitang may mga high power firearms, may mga firearms. So, ganun ang nangyari. Sa aerial photo kanina ng bahay ni Vice Mayor de Sono na ibinigay ng mga pulis, makikita napapalibutan ito ng halos 200 miyembro ng SAF, SWAT at militar. Ayon sa Philippine National Police, natagpuan din ng soko sa van ang isang klase ng armas. Lisensyado ito at nakarehistro sa vice alcalde. Pero sabi ng PNP, alam natin during election period ay suspendido po ang lahat ng LTAP. So these are the possible cases that will be filed. Ngayong araw, nagpahayag ng susuko ang 5 tauhan ng vice mayor na sakay ng van. Isa sa ilalim naman sa autopsya na sawing bodyguard at kukuhanan din ang paraffin test para makumpirma kung isa siya sa mga nagpaputok ng baril sa mga pulis. Ang Abra ay kabilang sa areas of concern ng PNP. Nakatakdang pumunta si Comelec Chairman Sy Damayan Pangarungan at Commissioner George Garcia sa Abra para pangunahan ang pagpirma sa peace covenant ng mga kandidato. Hihintayin daw nilang assessment ng PNP, AFP at Comelec Committee on the Ban of Firearms and Security Personnel kaugnay sa insidente. Mariz Umali, Nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.